Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para sa ating Al's Tulungan online kwentuhan. Marami kasi ang nagre-request sa akin kung paano daw sasagutin yung mga Al's forms, lalo na ngayon malapit na yung ating AERT o yung Accreditation and Equivalency Readiness Test. At alam naman natin, 'di ba, na bago kayo mairehistro sa AERT, magkakaroon muna ng portfolio assessment. So, etong ituturo ko sa inyo ay tungkol sa pagsagot ng mga IELTS forms. Ano ba yung mga IELTS forms natin? RPL forms at saka yung assessment forms. Okay? So, tara, simulan na natin. So, lagi nating tatandaan na kapag magsasagot tayo ng forms, dapat uunahin natin lagi ang ating pangalan. Huwag natin ding kakalimutan ilagay ang ating Community Learning Center. Okay? Kasi, karamihan doon sa mga na-check kong portfolio, walang pangalan, hindi na ilalagay yung kanilang Community Learning Center. Ganun din yung mga iba pang impormasyon na basic katulad ng ano ng kanilang level. Ayan. So, unahin natin yung unang form, RPL Form 1, Documentation of Life Experiences. So, paano nga ba ito sasagutan? Paano ito sasagutin, 'di ba? So, una pangalan, so ginamit ko muna yung pangalan ko dito. Kunwari ako yung estudyante. Ayan. Tapos, ang aking Community Learning Center ay Kalayaan Elementary School. Ang address ng aking Community Learning Center ay sa Phase 10, Bagong Silang, Caloocan City. Ayan. So, next. Ito kasing Documentation of Life Experiences, ito yung form kung saan inaalam niya yung tungkol sa mga experiences mo. Kung ikaw ba ay may karanasan na sa mga bawat kategorya na ibibigay niya mamaya. Sige, so ituloy na natin. So, tell me about your family and where you live. So, ito yung aking sample. Ayan, my father is a construction worker while my mother is a housewife. I have 6 siblings and we live at Bagong Silang, Caloocan City. So, kompleto yung sagot ko. Nagsabi ako ng tungkol sa aking pamilya. At nagsabi rin ako ng lugar kung saan kami nakatira. Yan. So, may mga nagtatanong din sa akin kung ano ang medium ng kanilang gagamitin, anong language ang kanilang gagamitin. So, kung saan kayo komportable? Kung komportable kayo sa English, pwede rin English. Kung komportable kayo sa Tagalog or Filipino, pwede rin naman sa Filipino. Ang mahalaga dito sa Documentation of Life Experiences ay may sagot kayo. Okay? Dito na tayo sa pangalawa, sa experiences. So, sabi dyan, para daw sa type of experience na kailangan nating sagutan, kailangan meron tayong tatlong tanong na ilalagay sa ating isip. Ano yon? Una, what experience you had? Pangalawa, when you did this? Pangatlo, where you did this. Okay? So, tatlo yan. What, when, at where. Okay? So, kapag sinagutan natin yung bawat experiences dyan, dapat masagot yung tatlong yan. Okay? Example. Experiences with equipment. Ano ba yung mga equipment? Ito yung mga bagay na nagagamit natin tulad ng plancha, microwave oven, kalan, electric fan, yun yung mga equipment. Okay? So, magbibigay ako dito ng sample. Ayan. Nakagamit ako ng microwave oven noong ako ay nasa grade 8 pa lamang sa aming paaralan. So, unang tanong niya dyan, what experience you had? Ano yung experience ko? Okay, tama. Nakagamit ako ng microwave oven. And then, at sunod na tanong, when you did this, kailan mo to ginawa?
Ang sagot ko, noong ako ay nasa grade 8. Pwede nyo ring ilagay dyan yung taon. Halimbawa, 2001, 2010, o kaya matagal ka na palang nakagamit ng ganong equipment tulad ng mga plansyang liuling. O, diba? So, pwede mo ilagay dyan mga 1980, 1989. Okay? So, bahala kayo. Basta when tumutukoy kung kailan yun naranasan yung ganong bagay. Okay? And then, where? Saan mo ito nagawa o saan mo ito naranasan? So, ang sagot ko dyan, sa school o sa aming paaralan. Yan. Naalala ko nun, meron kaming TLE subject. Pinagamit kami ng microwave oven. So, kung kayo naranasan nyo sa bahay ninyo, sulatin dyan bahay ninyo. O kung saan man kayo nakaranas nyan, pwedeng lugar. Diba? Pwedeng lugar sa inyong bakuran, lugar sa inyong sala, o kahit anong lugar sa inyong bahay, pwede rin yon. Next, experiences with money. Ayan, sa pera daw. So, ito yung sample ko. Nasubukan ko mag-ipon ng halagang 3,000 piso sa paggawa ng pastillas noong ako ay grade 7 sa aming paaralan. Ano yung na-experience ko? Mag-ipon ng halagang 3,000 piso para saan? Sa paggawa ng pastillas. Kailan? Noong ako ay grade 7. Saan? Saan mo to naranasan? O saan ko to naranasan? Doon sa aming paaralan. So, ulit, nasagot ko yung tatlo. Yung what, when, at where. Next, experiences with food. Yan, nakapagluto na ako ng banana bread sa aming bahay noong ako ay elementarya pa lamang dahil ito ang trabaho ng aking tatay. Ano yung na-experience ko? Nagluto na ako ng banana bread. Kailan ko ito naranasan? When? Noong ako ay elementarya. Okay? Where? Saan ko ito naranasan? Doon sa aming bahay. Okay. Next. Ako ay nagtanim ng puno ng malunggay sa aming bakuran noong ako ay grade 3 pa lamang sa tulong ni nanay at tatay. Okay, ano yung naranasan ko? Nagtanim ako ng puno ng malunggay. Kailan ko to ginawa? Noong ako ay grade 3 pa lamang. Saan ko to ginawa? Doon sa aming bakuran. O diba? So nakita niyo sa sagot ko, nasagot ko yung tatlong tanong na hinihingi ng ating form. Yung what experience you had, when you did this, and where you did this. So, ganun din yung mga susunod. Itong letter E, F, G, H, I. Experiences with materials, experiences with art, experiences with people, experiences with information, at experiences with community activities. So, kung halimbawa may hindi kayo naintindihan dito mula E, F, G, H, I, pwede naman kayo magtanong sa akin. Ilagay nyo lang dyan sa comment section. Ayan. So, dito tayo sa number 3. Interest and hobbies. So, ito yung sagot ko. I like doing. So, pwede rin Tagalog yung sagot dito. Gusto kong ginagawa ang pag-iipon ng mga plastic bottles dahil nakakagawa ko ng mga bagong bagay mula dito. Tulad ng paso, lagayan, at iba pa. Sorry sa word na dito, mali yung aking spelling. Nag-automatic kasi siya kapag ka tinatype mo. Ayan. So, kayo, kung ano yung, yung gustong-gusto nyong ginagawa, sulat mo dyan. Okay? Sa form na yan. Gumamit ako ng PowerPoint kasi mahirap mag-record kapag pagkasinulat ko. Okay? So, for the purpose of this tutorial, ginawa ko siyang PowerPoint. Tinype ko yung mga experiences ko. Yung mga sample na mga experience. Okay? I think I am good at. O, sa palagay ko, magaling ako sa ano? Ayan. So, ang sagot ko dyan, sa palagay ko, magaling ako sa pag-awit ng mga kanta ni Celine Dion. Ayan. So, sa palagay ko lang naman yun, pero joke lang yan. Hindi yan totoo. Diba? Okay. So, next, number 4, about me. The best thing about me is,
Ayan, ano daw yung best sa'yo? Ang pagiging matipid ang isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa akin. So, halimbawa, ikaw ay masipag, ikaw ay never na late sa school, never kang nakamiss ng assignment. So, pwede mong ilagay yan dyan sa the best thing about you. Okay, next. When I finish my studies, I want to... tatagalogin ko yung aking sagot. Kapag natapos ko ang aking pag-aaral, ako ay maghahanap ng magandang trabaho upang makatulong sa aking pamilya. So, kung kayo, pag natapos ninyo yung pag-aaral ninyo, ano ba yung mga plano ninyong gawin? Plano or gusto ninyong gawin? Pwede ninyong ilagay dyan. Ayan. So, dito sa form na to, sabi ko nga kanina, huwag na huwag ninyong kakalimutan na isulat ang inyong mga pangalan, yung inyong learning facilitator. So, ginamit ko yung aking kasamang teacher sa barangay na si Mom Juanita Pio bilang aking learning facilitator. Siyempre, yung date kung kailan nyo ito natapos. So, ako, ginawa ko to July 19, 2020. So, ilalagay ko dyan, July 19, 2020. Ayan. So, yung date din kung saan na ipa-record ko to kay ma'am ay July 2020. Ayan. So, si ma'am nang maglalagay niyan, hindi na ako. Next. RPL Form 2. Record of training or skills. From the word training or skills, eto po yung mga formal na training o yung mga skills training na naranasan nyo po o nadaluhan ninyo, na nagawa ninyo. Halimbawa nito, yung sa TESDA, di ba, mga formal training yon. Ano pa? Halimbawa kayo ay nag-apply ng trabaho sa bilang call center. Di ba, bago mag-start ng call center, dapat meron ka munang training. So, pwede yon na ilagay na training. Ano pa? Kapag ikaw ay isang factory worker, minsan nagkakaroon pa sila ng seminar na mayroong konting training. So, yun yung mga tinatawag natin na mga formal na training. Okay? So, unang-una, dapat ilagay muna natin yung ating pangalan. Ano yung level natin? Tayo ba ay elementary or junior high school? Ating community learning center, kalayaan. Ano yung pangalan ng inyong facilitator? Okay, lagi niyong tatandaan na uunahin niyong lagyan yan sa lahat ng ating forms. Okay, now, ito tayo. Title of training program. So, halimbawa, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-training ng Small NC2 program. Ayan, libre yan, bigay ng TESDA yan. Usually, sa barangay yan, ino-offer. Maraming libreng training doon na magagamit mo bilang isang learner. Okay. So, nag-training ako ng Small NC2 welding. Ano yung skills na natutunan ko doon nung nag-training ako? Siyempre, welding skills. Diba? Ano pa ba yung pwede nating natutunang skills sa pag-welding? Siyempre, diba, pumuputol tayo doon ng bakal, diba? So, pwedeng cutting, pwede ring grinding, o, diba? So, yon. Kailan ako nag-training? So, nung July, nag-training kami hanggang September. So, usually, 3 months yan. So, ilagay natin yung taon, syempre. Kung alam nyo pa yung eksaktong date ng inyong training, ilagay nyo lang. Okay? So, ako kasi, nakalimutan ko na yung date nun. Kaya, ang inano ko na lang, yung month at saka yung taon. Okay. So, ano ba yung gamit ng skills na natutunan ko doon nung ako ay nag-training? So, nung natapos ako mag-training, nagamit ko yung aking skill sa pag-welding. Yung mga konting sira ng aming gate or meron ako ditong baling gate na gusto kong pagdugtungin, nagamit ko yung aking skill na welding para mapagdugtong ko yung mga
bakal na yun at saka ma-repair namin yung gate na yun. Okay? So, kung halimbawa ikaw ay wala namang training, hindi ka nagkaroon ng formal na training, pwede mong ilagay dyan, none. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nilagay ko ay none, isang row lang. Okay? Huwag nyo pong lalagyan ng malaking NA or malaking none. Never pong gawin yan kasi baka mapagkamalan tayo ni teacher niya na tamad. So, diba? Tsaka para magandang tignan sa ating form. Ayan. So, yung ibang mga teachers o ibang facilitators, ang ginagawa nila dyan, hindi muna nila pinalalagyan yan kapag nag-umpisa yung klase. Kasi, iniisip nila na baka pag sa mga darating na mga buwan, baka magkaroon sila ng training. So, pwede nilang isingit lang dyan. Okay. Eh, ma'am, paano yan? None yung sagot ko. Kailangan ko pa bang isama ang form na ito sa portfolio? Oo. Sa portfolio contents, kahit wala kang sagot dyan, kailangan mo siyang isama sa iyong presentation portfolio. Ayan. So, dito sa baba, certification by learning facilitator, si ma'am na ang susulat dyan at pipirma kung kailan niya yan nakita. Ayan. Naintindihan ba? O, nakakadalawa na tayo. Ano ba yung una? RPL Form 1, yung Documentation of Life Experiences. Ano yung pangalawa? RPL Form 2 or yung Record of Training or Skills. Okay. So, punta tayo dito sa pangatlo. The Summary of Work History, ito po ay tungkol sa inyong mga formal na trabaho. When we say formal, pwedeng sa kumpanya or na-issuehan kayo ng Certificate of Employment. Okay? Eh ma'am, nagtrabaho ako sa palengke. Mako-consider po ba yun na pwede po ba siyang isama sa form na yan? Ang sabi sa guideline sa pag-fill out netong form, ang ilalagay lang natin dito na work history ay yung mga formal na trabaho. So, yung mga nagtrabaho sa sari-sari store, nagtrabaho sa palengke, nagbenta ng gulay, nagbenta ng online selling, nag-online selling, hindi siya mako-consider as a formal work history. So, hindi natin siya isasama dito. So, kung wala kayong formal na trabaho, pwede nyo ilagay dyan ay none. Okay? So, ulitin ko, learner's name, level, community learning center, at syempre yung facilitator ninyo. Kailangan nandyan. So, yun nga, katulad nung kanila, nag-training ako, di ba kanina, sa ating form 2 ng SMAU NC2 welding. Ngayon, nagkaroon ako ng trabaho, naging welder ako. Ayan, sasabi niya, name or description of work you did. Naging welder ako. Where you did this work, saan ko daw ito ginawa, o ano yung pangalan ng aking employer. Okay, so nagtrabaho ako sa Makati City at ang pangalan nung aking employer ay ABC Company. Yan. So, kung halimbawa ikaw, nagtrabaho ka na sa abroad, pwede mong ilagay doon yung pangalan ng company ninyo, pati ano yung trabaho ginagawa mo doon. Okay? Next, how long you did this work for? So, ang sagot ko dyan, 2 years. 2 years ako naging welder sa kumpanyang yan. Okay? Ano yung mga skills o yung mga natutunan ko doon? Or ano yung mga skills o kaalaman na dapat meron ako para sa ganitong trabaho? Siyempre, kapag welder ka, kailangan marunong ka ng welding, marunong ka ng grinding, marunong ka rin ng cutting. Okay? At alam mo rin dapat yung mga basic or yung mga concepts. Diba? Hindi ka naman makakapag-welding kapag hindi mo alam kung ano ba yung welding, ano ba ang nature ng welding, diba? So, sabi ko kanina, kung wala naman kayong naging formal na trabaho or yung ano lang, dyan-dyan lang,
pwede nyong ilagay dyan ang none. Okay? Tulad nung kanina. Ayan. So, RPL Form 4. Learner's Checklist of Skills. Siyempre, magkakalimutan ng pangalan, Community Learning Center, at siyempre yung ating facilitator. Ayan. So, ito yung kanyang instruction. Here is a checklist of skills. Please tick, check the appropriate column A, B, C, or D against each. Use the remarks or comments column if you wish to write something. So, kung gusto mo mag-comment or kahit ano lang na gusto mong sabihin, magbigay ng remarks, pwede mo siyang isulat dyan sa may remarks column. Okay? So, kung mapapansin ninyo dito sa checklist of skills, nandyan yung mga learning goals or yung skills or competencies na dapat mayroon ang isang IELTS learner. Ayan. So, yung nakikita ninyo dyan na bawat row, yung nakikita nyo po na bawat row, ito po, relay messages, commentaries, and news, fill out forms accurately like biodata, follow oral instructions or directions. Yan po yung ating mga learning goals na kailangan maaral o meron ang isang o competencies na meron ang isang IELTS learner. Okay. So, itong checklist na to, ginagamit to para ma-identify natin o malaman natin kung alam mo na ba yung competencies na yan. Okay? Kasi kung alam mo na yan, ibig sabihin, hindi na namin kailangan ituro yan sa'yo. Pwedeng i-review na lang. Pero yung tuturo pa namin sa'yo one by one, hindi na. Okay? Kaya kayo po ang makakasagot neto. So, ititik nyo lang naman kung A, kung I can do this well, kaya ko tong gawin. Letter B, I can do this well, I can do this, but I want to learn more. Kaya ko tong gawin, pero gusto ko pang matuto. Letter C, I want to learn to do this. Gusto kong matutunan tong gawin. Next, letter D, I want to learn this, but not now. Gusto kong matutunan ito, pero hindi pa sa ngayon. Okay? So, magbibigay ako ng example. Ito. So, halimbawa, relay messages and commentaries. So, alam ko na yan. Next, fill out forms accurately like biodata. Gusto ko matutunan gawin yan. Follow oral instructions or directions. So, kaya ko siyang gawin, pero gusto ko pang matutunan. And then, the rest of the learning goals, nilagay ko dyan na kaya ko nang gawin yan. Okay? Tapos, yung iba, naglagay din ako dyan ng letter B at letter C. Ayan. So, dito pala sa checklist of skills, ang kinuha ko lang yung una at huli. Kasi masyado siyang marami. I think it's 4 to 5 pages. So, medyo marami siya kung iisa-isahin natin. So, for the purpose of this tutorial only, una at huli lang yung ginawa kong example. Okay. So, ito yung last part. Ayan. So, may mga check ako dyan na nilagay. Tingnan nyo na lang. Ay, hindi ko siya na-ano. Ayan. Ayan. Kung mapapansin ninyo, magmula sa una hanggang dito sa last page ng RPL Form 4, hindi ako masyadong naglagay sa D. Bakit? Sa totoo lang, pwede naman kayo maglagay sa column ng D kung talagang gusto nyo. Pero kung kayo ay mag-aaral sa IELTS, dinidiscourage ko yung mga bata na mag-check sa letter D. Kasi ang ibig sabihin nun, gusto mo siyang matutunan, pero hindi pa sa ngayon. So, kung halimbawa letter D yung tinik mo, letter D yung chinek mo, kailan mo siya aaralin? Pagka-graduate ka na sa IELTS? Eh, bakit ka pa pumasok? Kung ayaw mo naman palang, kung gusto mo siyang matutunan, pero hindi naman pala ngayon, kailan pa? Pag-graduate ka na
Yun yung mga ganong tanong. So, ine-encourage ko lang yung mga bata na ang i-check lang nila either A, B, or C. Ayan. So, nagbigay ako dito ng sample comment ko. Tingnan ninyo. Ano to? So, ito siya. Give examples of Filipino traits, values, and traditions. So, ang sabi ko dyan, sample lang naman, gusto ko itong malaman ng gusto. Bakit? Gustong-gusto ko talagang malaman kung ano yung mga traits and values, tsaka pati mga traditions ng mga Filipino. So, pwede kong ilagay dito sa remarks or comments na gustong-gusto ko talaga siyang malaman. Para pag nabasa ni teacher, makikita niya kaagad, makakapag-recommend siya kaagad sa'yo kung ano yung gagawin mo para matutunan o malaman mo itong traits, values, and traditions of Filipinos. Okay? Oh, meron pa isa. May isa pa akong comment dito. Alam ko na ito dahil sa seminar. Ano ba tong competency na to? Ano tong goal na to? Identify agencies that protect the civil and political rights of Filipinos. Ayan. Kasi nung kumuha ko ng ID ko, minsan nagkakaroon sila ng seminar. So, siniseminar na nila sa amin, sinasabi na nila sa amin kung ano ba yung mga civil and political rights namin. So, may idea na ako dyan. Yun. So, nagbigay lang naman ako ng remarks ko na alam ko na yan kasi botante ako. Civilian ako. O, diba? So, ganun lang. Kung gusto mo lang naman magsulat ng remarks or comment. Okay? Kung hindi naman, okay lang din naman kung hindi. Okay. So, eto pa yung iba kong mga example. Tingnan nyo na lang. Ayan. So, sabi dyan, learner's signature. Ayan, nilagay ko yung aking pirma. Kailan ko to ginawa? July 22, 2020. So, kapag pina-check ko siya kay teacher o kay ma'am, si ma'am na yung pipirma dyan. Okay? O, ayan. Nakailan na tayo? Naka-apat na tayo na forms. Ang bilis, di ba? Ano yung RPL? RPL Form 1? Documentation of Life Experiences. RPL Form 2? Record of Training or Skills. Okay. RPL Form 3, Summary of Work History. Next ay yung RPL Form 4 or yung Learner's Checklist of Skills. Ayan. So, kapag may tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan. Okay. Next. Ito pa. Pang ilang form na to? Pang fifth form na siya. Ang tawag naman ay assessment forms. By the way, yung RPL forms, tungkol yun sa sarili ninyo. So, kahit isang beses nyo lang siyang gawin sa buong taon o sa buong pag-aaral nyo, sa buong pasok ninyo sa ALS. Kasi tungkol lang naman yun sa inyo eh. Pero itong assessment forms, pwede itong ipaulit-ulit sa inyo ni teacher. Pwede rin yung padagdagan ni teacher. Pwedeng ipabago ni teacher. Okay? Bakit po? Kasi ang assessment forms, from the word assessment, dyan namin makikita kung kayo ba ay may progress, kung kayo ba ay gumagawa ng dapat niyong gawin, kung kayo ba ay nagkukusang gumawa ng mga pinagkasunduan nating gawin. So, dyan namin makikita yan. Ang assessment forms ay para mamonitor namin ang inyong mga ginagawa. Okay? Malinaw tayo dun, ha? So, ulit. Learner's name, level, community learning center, pati yung inyong teacher. Sulat dyan. Okay. Learning goals. Parang familiar sa akin itong learning goals, di ba? Nakita nyo na siya kanina. Saan? Anong form? Yes. Ang learning goals ay nakita natin kanina doon sa learner's
Checklist of skills. Ayan. So, sabi ko, etong mga nasa row na yan, yan ay mga learning goals. Okay? Ngayon, ano ang ilalagay natin sa individual learning agreement? Individual learning agreement form ay form kung saan ito yung pagkakasunduan natin na aaralin mo. Na gusto mong aralin, na nakita kong dapat mo ring aralin, na dapat gagawin mo siya sa itinakdang panahon. Okay? Ngayon, saan tayo kukuha dito sa Learner's Checklist of Skills? Lahat po ng chinekan ninyo ng B at saka ng C sa column B at column C, yun ang pwede ninyong ilagay dito sa learning goals. Ayan. Example, pipili ako dito. Itong una. Fill out forms accurately like biodata. Nasa ang column siya? Nasa column C. Ayan. So, kukopyahin ko lang siya. Ilalagay ko siya ngayon doon sa aking individual learning agreement. Okay? Pipili pa ako ng isa pa kasi dapat, marami ang nakalagay dito. Depende sa gusto mo at depende sa nakita ni teacher na dapat aralin mo. Okay? So, for the purpose of this tutorial, dalawa lang muna yung pipiliin ko. Okay? So, meron pa akong pipiliin. Isa. Ayun. Pinili ko, describe cause and effect relationship derived from written passages about common problems. Ayan. So, nasa column B siya. So, ililipat ko lang din siya ulit sa aking individual learning agreement. Okay? Copy-paste lang iyan. Okay? Ayan. So, balik tayo dito sa individual learning agreement. Fill out forms accurately like biodata. Anong learning activities or strategies ang gagawin mo para matutunan mo yung competency na yan? Okay? So, sample dyan na sagot, read modules, search on Google and YouTube. O, diba? So, paano ko matututunan ito? Paano ako matututong magsulat, mag-fill out sa biodata? Kasi kailangan ko to, mag-a-apply ako ng trabaho. Paano ko kaya to matututunan? Eto na yon, yung learning activities, read modules, search on Google, and YouTube. Ang tanong, kailan ko to gagawin? Kakaumpisa lang naman ng klase. So, pwedeng gawin ko siya, ay aaralin ko siya ng July 25 hanggang July 30, 2020. Ayan. So, yan yung itinakda kong oras o petsa ng pag-aaral ko neto. Ayan. O, susunod. Describe cause and effect relationship. Cause and effect of relationship derived from written passages. Ano yung mga learning activities and strategies na pwede kong gawin? Pwede ako, yan, ulitin ko lang. Pwede ako magbasa ng module dyan. Pwede ako mag-search sa YouTube, pwede rin ako mag-search sa Google, o di ba? Pwede rin ako magpaturo sa ate ko na marunong na. Ayan. 'Di ba? So ang tanong, kailan ko siya gagawin? August 1 to 10, 2020. Okay? So kailangan meron tayong timeline, meron tayong learning activities at meron din tayong mga learning goals dito sa ating individual learning agreement. So, sabi ko nga, for the purpose of this tutorial, dalawa lang yung ginawa kong sample, pero itong individual learning agreement ay pwedeng mapuno itong buong form. Okay? So, ang individual learning agreement, pwede itong ulitin, pwedeng baguhin, hindi ba baguhin? Pwedeng dagdagan ni teacher yan. Okay? Diba sa mag-asawa, meron silang pinagkasundoan. Ano yun?
yung kanilang marriage contract. So kapag pinagawa ka na ni teacher ng individual learning agreement, para rin itong ating kontrata. Ito yung ating napagkasundo ang aaralin mo at napagkasundo ang gagawin mo. Sa napagkasundo ang time o yung date. Ayan. So, tuwing kailan ba ginagawa ang individual learning agreement? Usually kapag start ng klase, ginagawa na ang individual learning agreement. Tapos, kapag nakita ni teacher na nagawa mo na lahat, yung nakalagay dito ng competency sa form na ito, pwede ka niya ulit bigyan ng another form. Tapos, magsusulat ka ulit doon ng iyong mga learning goals. Okay? Sa K-12 education sa ng ALS, ang competencies ay yung iba, ibibigay ni teacher yon, galing yon sa inyong functional literacy test. Pero kukuha pa rin kayo ng competencies doon sa learner's checklist of skills. Okay, isa pa. Sa AERT o sa ating Accreditation and Equivalency Readiness Test, isa sa mga hahanapin ngayon at isang basehan na ikaw ay completer ng ALS ay ang iyong individual learning agreement. Ayan. So sabi ko nga sa mga estudyante ko, kapag gagawa sila ng learning agreement o ng ILA, dapat gawin nila limang competencies na bawat learning strand. 'Di ba? Meron tayong anim na learning strand. Learning strand 1, communication skills. Learning strand 2, science. Learning strand 3, math. Learning strand 4, life and career. Learning strand 5, understanding the self and the society. Learning strand 6, digital citizenship. So, ang sinasabi ko sa kanila, pumili na sila ng limang competencies o learning goals na galing doon sa mga learning strand na yon. Kasi sa AERT portfolio o sa presentation portfolio, kasamang hinihinging ebidensya yung mga work samples para sa AERT. Okay? Kasi doon mo makikita kung talagang natuto yung bata. So, ginagawa ko para isahan na lang yung kanilang ebidensya. Total naman, pagka gumawa kasi sila ng learning agreement, kailangan may ebidensya yan. So, para isahan na lang kako, yung ilalagay nila sa individual learning agreement, yun na rin yung magiging ebidensya nila sa kanilang work samples. Okay? Pero sabi ko, depende pa rin yan sa teacher ninyo kung ano yung ibibigay niya, kung ano yung kanyang instruction. Okay? So, syempre, huwag kakalimutan yung agreement starting date. Ginawa ko to, July 14. Tapos, since ang nakalagay dyan, August 10, dapat ang finishing date nitong form na ito ang finishing date nitong dalawang competencies na to ay August 10. So, yung pirma ko, tapos dapat pipirmahan to ni teacher. Okay? Next, Assessment Form 2. Dito sa Assessment Form 2, ang title nito ay Weekly Learning Log. From the word weekly learning log, ilalag natin o ililista natin yung ating mga ginagawa weekly. Okay? So, para lang siyang logbook na ginagawa natin. So, huwag kakalimutan yung name, yung level, community learning center, and then yung inyong facilitator. Okay? So, dito sa weekly learning log, meron naman na siyang binigay na questions. So, gagawin nyo na lang ay sasagutin nyo na lang. So, example, what modules did I learn this week? So, let's say, nag-start yung klase namin ng July 6. Diba? Isang linggo yon.
So, July 6 to 10 ang ilalagay kong date. Ano daw yung nabasa kong modules? Ang panayam. Ano pa yung tanong niya dyan? What other things have I learned this week? So, nagturo ba si teacher sa inyo? Nag-orient ba si teacher sa inyo? So, pwede niyong ilagay dyan. O kaya, may nabasa ka ba this week? Nakabasa ka ba ng dyaryo? Nakabasa ka ba ng balita? Pwede mong isulat dyan. Okay? So, ang nilagay ko, nagturo kasi si teacher ng mga laman ng portfolio. So, ang natutunan ko this week ay yung mga laman dapat ng portfolio. Okay. What did I enjoy this week? Ano yung na-enjoy ko? Siyempre, bagong pasok, na-enjoy ko yung kamustahan sa kaklase kasi marami akong nakilalang bago. Diba? Ano yung nakita kong madaling gawin this week? Madaling gumawa ng portfolio, madali lang pala kung susunod ka sa binibigay ni ma'am. Diba? Yung mga ganon. Next, what did I not enjoy this week? So, kung ba may hindi ka nagustuhan this week o meron kang isang topic o isang bagay na nahirapan ka, pwede mo siyang ilag dito. Okay? So, kung ba wala ka naman dyan na na-enjoy mo naman, pwede mong ilagay, wala. Ayan. Next, what do I want to do next? O, what learning module do I want to study next? Pwede niyong ilagay dyan yung gusto niyong basahin. Okay? Kung magbabasa kayo ng module, mas maganda kung nakabase siya lagi sa individual learning agreement. Okay? Para pagka nagbasa kayo, nagawa niyo na rin siya at the same time, nailag niyo pa sa weekly learning log. Magkakapatid kasi itong mga forms na to. Okay? So, alimbawa, kung paano sasagutan ng mga form. Siyempre, naituro ni ma'am yung laman ng portfolio, di ba? Anong gusto kong gawin? Ano yung gusto kong matutunan na naman? Susunod. Siyempre, paano ko sasagutan yung mga forms? Ayan. Actually, 2 pages ito. Isa lang yata itong nandito sa akin. So, ganun lang din naman yung sa second page. Follow-up questions lang din naman yon. So, sasagutan nyo lang din naman yon. Sasagutin nyo yon. Okay? Oh, halimbawa pa, isa pa. Oh, yung susunod na linggo, tapos ka na, July 6 to 10. Ang susunod doon, 13 to 17. Oh, same questions. What modules did I learn this week? Ang ecosystem. Ayan, nag-science si ma'am. Oh, di, anong title ng module na yon? Ecosystem. By the way, kapag maglilista kayo ng module, it doesn't mean na kung ano lang yung tinuro ni teacher na module dito, yun lang yung isusulat nyo. No. Kung halimbawa si teacher, nagturo siya ng math, pero this week yun, halimbawa July 13 to 17, nagturo si teacher ng math. Pero nagbigay siya ng assignment sa inyo na module, ang ecosystem. So, pwede nyong ilagay dyan yung title ng module, kahit hindi yan ni-lesson ni ma'am na yung ecosystem, hindi yan ni-lesson yan, ilalag nyo pa rin siya. Kasi ginawa nyo yung module na yan. Di ba? Isa pa, kung halimbawa yung tinuro ni ma'am ay nakabase sa module, pwede nyo na rin ilagay yung title ng module na tinuro ni ma'am. So, halimbawa, addition and subtraction of fractions. So, tapos nagbasa ka pa ng ecosystem. O di dalawa ang isulat mo dyan. Pwedeng ang ecosystem at saka yung addition and subtraction of fractions. Okay? Next question. Mga requirements sa IELTS. Ano yung mga, what other things have I learned this week? Ayan, natutunan ko this week yung mga requirements na dapat ipasa sa ALS. Okay? Ano yung na-enjoy ko this week? Yung nalaman ko kasi na maraming benepisyo ang IELTS sa akin. Ayan. At nalaman ko na madali lang pala ang mag-aral dito. Yung mga ganon, so pwede mong ilagay dyan. Alin yung hindi ko na-enjoy this week? So, kung diba, wala ka namang hindi na-enjoy, lagay mo lang wala. Pero kung meron, pwede mo rin ilagay dyan. Ilalag mo lang naman yan. Okay? Parang ito yung magiging ano natin. Diary. Weekly diary. Ayan. Oh, what do I want to do next? Siyempre, kung alam mo na yung sasagutan yung mga forms,
susunod mo ng tanong niya, susunod mo ng dapat gawin niya, susunod mo ng gustong basahin, gawin, paano gumawa na ng portfolio. O, ba? Diba? So, dalawa lang yung ginawa ko for the purpose of this tutorial. So, kailangan kasi sa paggawa ng weekly learning log, weekly ito. Ang isang buwan, ilang linggo, 'di ba? Merong apat na linggo. So, yung week 1, week 2, week 3, week 4, pag pinagsama-sama mo 'yan, isang buwan 'yan. So, may ibang forms kasi na wala itong week 5. At may mga buwan din kasi siguro na may sobra kaya sinasama siya sa week 5. Pero yung binibigay kong form sa mga bata, wala na siyang week 5. Okay? Ang pinagawa ko sa kanila, ang isang papel o isang form na ito, isang buwan. O eto, etong form na ito, since July yan, okay, first week ng July, second week ng July, third week ng July, fourth week ng July, ang isang buong form na ito ay para sa buwan lamang ng July. Okay? So, next month, mag-xerox ka ulit para sa buwan naman ng August. Okay? O, yung mga susunod pa na buwan, para sa September. Okay? Isang form para sa October. Isang form para sa November. Okay? Hanggang March. O hanggang makarating kayo sa end ng term ninyo. Okay? So, checkan lang ni Ma'am yan dyan sa baba. Next, review of learning goals. Siyempre, huwag kakalimutan yung ating learner's name, level, community learning center, at yung ating teacher. Okay? From the word review of learning goals, saan nyo nakita yung learning goals kanina? Okay, so nakita ninyo yung learning goals kanina sa RPL4 or yung sa checklist, saan pa nakita? Doon sa individual learning agreement. Okay? Ito yon yung sinasabi ko. So, yung individual learning agreement natin, nakalagay doon, fill out forms accurately like biodata. Ito yung ating unang learning goal. Kung ano po yung nilagay nyo sa individual learning agreement, ganun din po ang ilalagay ninyo sa review of learning goals. So, ito yon. Lilipat ko siya ngayon dito sa aking form 3. Fill out forms accurately like biodata. Ano pa yung isa? Describe cause and effect relationship. Yan yung nakalagay sa ating ila kanina, di ba? So, ililipat ko lang din siya sa ating form 3. Ayan. So, sabi niya dyan, ire-review mo ngayon yan. Lagay mo yung date kung kailan mo siya ni-review. Baka natapos mo na siya, di ba? Have I achieved my learning goals? O, tanongin mo sarili mo, nagawa ko ba itong learning goal na to? Okay? So, kapag ang sagot mo ay yes, show evidence. Kailangan magpakita ka ng ebidensya. Okay? Ito yung sinasabi ko tungkol sa ebidensya. Total, hahanap din naman sa presentation portfolio ng ebidensya. Sabi ko nga, kung ano yung nakalagay sa individual learning agreement, dapat yun na rin yung ilagay doon sa work samples. O, di ba? Para ano siya, talagang magmula una hanggang huling part ng portfolio, magkakaugnay sila. Okay. Paano naman kung halimbawa hindi mo siya nagawa sa binigay mong date, sabi mo dyan, July 25 to 30, di ba? Hindi ko siya nagawa ng July 25 to 30. So, pwede ka rito magsulat sa no. Bakit hindi mo siya nagawa? Pwede mong sabihin dyan, nagkaroon kasi ng program sa school or nagkaroon kami ng family problem. Yan, hindi ko maasikaso kasi walang mag-aalaga sa mga anak ko. Okay? Hindi ko pa maasikaso kasi wala akong pambili ng biodata. Yung mga ganun, pwede niyong ilagay dyan kung bakit hindi niyo siya nagawa. Okay? Wala namang masama dun eh kung hindi niyo pa nagagawa.
Okay. Ngayon, kung halimbawa, di mo siya nagawa, sinabi mo dito, no. Marami pa naman tayong set of reviews. Meron pa tayong hanggang review 5. So, halimbawa, hindi mo pa rin siya nagawa nung pangalawang beses mo siyang ni-review. Sulat mo ulit kung ano yung dahilan mo kung bakit hindi mo siya nagawa. Okay? Pero kung halimbawa, sa review 1, unang review mo, hindi mo siya nagawa. So, magkakaroon tayo ngayon ng review 2. Tapos sa review 2, nagawa mo na siya. That's the time na ipapakita mo yung ebidensya na nagawa mo siya. Okay? Kung halimbawa naman na sa review 1 pa lang, nagawa mo na siya, nakapagpakita ka na ng ebidensya, there is no need na magkaroon ng review 2. Okay? Maliwanag ba yun? Okay. Yan. So, ano yung pwede mong ipakitang ebidensya dito sa sinasabi ko? Sabi mo dito sa learning activities mo, read module, search on Google, or YouTube. Ano yung mga pwedeng ebidensya dito sa fill out forms accurately like biodata? Ayan, pwedeng magpakita ka mismo ng biodata. O, diba? Mag-practice ka. Sumagot ka ng sarili mong biodata. Diba? Diba mas maganda rin naman kung may biodata kayo sa portfolio para kapag binuksan, uy, kita ko yung information ni learner. O kaya, magbasa ka ng module kasi ang fill-out forms like biodata, may module tayo niyan. Okay? Ang title niyan, pagsulat sa mga forma. Okay? O kaya, pwede mo naman i-search sa YouTube or sa Google kung paano gumawa ng biodata. Okay? Kung halimbawa, ang ginawa mong ebidensya itong biodata, okay na yan. Biodata mismo. Okay? Kung halimbawa, ang pinili mong ebidensya na magpapakita na talagang inaral mo yung fill-out forms accurately like biodata ay yung module, ipapakita mong ebidensya yung mga sinagutan mong module. Ito yon, yung pagsulat sa forma. Okay? Kung halimbawa, di mo nakita yung module, pero nag-search ka sa YouTube, pwede mong i-screenshot yung YouTube, screenshot mo, or print screen mo yung sinesearch mo katibayan na ikaw ay nag-search o nag-aral sa pag-fill out ng biodata. Okay? So, in short, lahat ng nandito sa individual learning agreement, kailangan merong ebidensya. Okay. Ito na yung last. O, review muna tayo ng assessment forms. Ano yung mga assessment forms natin? Assessment Form 1, Individual Learning Agreement. Assessment Form 2, Weekly Learning Log. Assessment Form 3. Ano yung 3? Kanina lang. Review of Learning Goals. Okay. Next. Ito na yung pang-apat na IELTS form na dapat meron sa inyong portfolio na may grade. Diba? Ang title naman nito ay Record of Module Use and Monitoring of Learners' Progress. Meron pang isang uri ng form na ito eh. Etong sinama ko dito sa aking PowerPoint, ito yung kasali sa work folder. Meron yung isa na kasama dapat sa presentation portfolio. Pero halos pareho lang din naman sila ng laman. Hindi ko na kasi ma-access, hindi ko na makuha. Kaya ito yung ginamit ko munang sample. Ayan. Pero ito ay bagong form. Yung kasali sa presentation portfolio ay yung old form. Okay? Siyempre, name mo, community learning center mo, sinong teacher mo, at ano yung level mo. Okay? So, sabi dyan, sulat natin kung ano yung pamagat ng
module. Naalala nyo, may ginawa tayong assessment form 2 kung saan nilag nyo doon yung mga nabasa ninyong module. Diba? Ang nilagay natin doon sa first week ay ang panayam. Tingnan ninyo yung weekly learning log. Ayan. Tingnan ninyo. Anong learning strand ang panayam? Learning strand 1 yan. Communication skills, Filipino yan. Okay? So, kailan natin siya sinimulan? Susulat natin yan dyan. July 6, simula. Kailan mo siya natapos? Pwedeng maximum niya ay July 10. O pwede rin natapos mo kagad yung panayam na isang araw. O di, lagay mo dyan, July 6. Kailan mo siya natapos? July 6 din. O di ba? Gusto mo yan ilalagay. Next. Anong score ko ngayon doon sa module na sinagutan ko na yon? O, limbawa, sa unang test o sa pre-test ay 7 lang ako. O, di ba? Okay lang, mababa. Kasi pre-test lang naman eh. Tinetest lang naman kung alin yung alam mo, di ba? Tapos, re-record din natin dito sa form yung post-test o yung ating huling test. O, nakita nyo, tumaas kasi nagbasa ako ng module. O, di ba? Next, ano yung binigay niya sa akin na iba, ano pa ba yung mga ibang gawain na pinagawa sa akin doon sa module na yon? So since ang panayam yan sa English yan ay interview, pinagawa niya ako ng interview. O di ba? Nag-interview ako kunwari, in-interview ko yung aking mama, in-interview ko yung aking ate tungkol sa isang topic. Ayun. Okay. Ano pa ba yung ibang activities na pinagawa sa inyo ng module? Pinagawa ba kayo ng comics? Pinagawa ba kayo ng essay? Pinagawa ba kayo ng drawing? Pinagawa kayo ng poster? O alin mang activities na pinagawa at natapos nyo, yun ang ilalagay nyo dito sa column na yan. Okay, next. Learner self-assessment of performance. So, ano yung assessment mo sa sarili mo? Okay, dito sa pagbasa mo ng module na yan. Yan, madali lang. Ah, nadalian lang ako. O ano pa, nahirapan ako kasi mahaba. Yan, ganyan. Pero dahil maikli lang yung space, kaya ang sinulat ko dyan, madali lang. Ayan. Pwede nyo rin sabihin dyan kung nahirapan kayo ha, or sakto lang, mga ganon. Para kapag katinig na ni teacher, uy, medyo nahirapan siya dito sa module na to. Saan ka nahirapan? Yan, meron kayong pag-uusapan na parte ng module na saan ka nahirapan? Bakit ka nahirapan? Kailangan mo ba ng assistance? Ayun, yung mga ganong tanong. Okay. So, dito sa dalawang column na to, si teacher na yung bahalang maglagay dyan. Okay? Kasi pagkatapos mo tong ipasa, i-interviewin ka pa ni teacher. O, kamusta yung nabasa mong module? Okay ba yan? Madali ba? O, ikaw naman, yes ma'am. O, kung ano man yung sagot mo. O, next. Balik tayo dito. Pwede ko rin ilagay ito, ang ecosystem, ilagay ko na siya dito. Kasi ito yung ginawa ko. Ito yung pangalawang module na nabasa ko. Okay? So, ganito. Magkapatid yung record of module use at saka yung weekly learning log. Okay? Pwede niyong ilagay dyan yung pagkakasunod-sunod. Kung anong pagkakasunod-sunod ng nilagay ninyong module, title ng modules, sa weekly learning log, pwede yun na rin ang ilagay yung pagkakasunod-sunod sa record of module use. Ma'am, kailangan ba sunod-sunod? Hindi naman kailangan sunod-sunod. Ang mahalaga lang naman dito sa form na ito ay na-record ninyo. Okay? Sinabi ko lang to na sunod-sunod para hindi rin kayo malilito. Ay, nalista ko na to. Para maiwasan din natin yung nauulit. Kasi minsan nag-check ako, naisama niya na pala sa una. Pagdating dun sa may bandang huli, naisama na naman niya. O, di ba? So, para maiwasan na ma-duplicate yung title ng module, ina-encourage ko yung mga learners ko na kung ano yung nilagay nilang pagkakasunod-sunod per week,
na nilagay sa weekly learning log, yun na rin yung pagkakasunod-sunod na ilalagay nila sa record of module use. Okay? So, pag alimbawang natapos mo na, lagay mo na yung iyong pangalan, yung pirma, signature over, printed name. So, dapat for capital letter yan na. Yung iba, yung printed name ang ginagawa, maliliit na letra. Yan. Yung date, kailan? Kailan ko to natapos itong form na to? Kailan na, na fill out itong form na to? So, nilagyan ko na October 5. Bakit October 5, hindi July? Eh, kasi ang isang form na to, ilang module yung mailalagay mo? Ilan yan? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. So, kapag nakapitong module na ako, dito sa isang form, unang form na to, pwede ko na ipacheck kay ma'am. Kung kailan ka nagpacheck, kung kailan ka nakapito na kompleto itong form na ito, yun yung ilagay mong date dito. Okay, maliwanag po. Yan. Siyempre, yung ating learning facilitator. Siya na yung pipirma dyan. Tsaka kung date, kung kailan niya yan, na-check. Ayan. So, kung may tanong kayo, pwede nyo namang isulat dyan sa comment section. Okay? So, sa thank you sa pakikinig. Sana may natutunan kayo sa lecture ko ngayon. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-message sa akin. Okay? Pwede ko kayong tulungan. Sabi ko nga, nandito ko para kayo ay tulungan. Ayaw nyo naman, pwede kayo makapagkwentuhan. Paano gagawin ito? Okay? So, muli, maraming salamat at God bless. Good luck sa gagawin ninyong portfolio para sa darating na portfolio assessment at sa AERT. So, subscribe kayo. Sabihin nyo rin sa iba nyo mga classmates na mag-subscribe sila para sa mga susunod ko pang ituturo sa inyo. Makita nyo kaagad. Okay? Thank you and God bless.